ngayon, magpapasimula tayo rito gumawa ng plant-made organic fertilizer. Ang mga materials na gagamitin ay yung natuyong sludge doon sa fish pond. Na ito na nga ngayon, itong kalukuyang nilalatag itong ating bako. Tapos, pagkaraan mailatag ito ng 5x5 meter square, no, sasabuyan na namin noong BPA o bioplus activator. No? Pagkaraan ng isang layer na yon, papatungan na yon ng ipot ng manok. Okay, at ganun din ka kapal. And finally, sa third layer, pag available na yung carbonized rice hull na magagaling doon sa iPower sa San Jose, ilalagay na pangatlong layer yon at pagka nakompleto na yon saka haluin. Ngayon, nahusto. Mga dalawa siguro pag-ibigit na halo. Paano po ang rate ng application ng BioPlus Activator? Yung BioPlus Activator, base doon sa volume o timbang ng finished product, no, mga 1:500 hanggang mga 600. So yung isang sako, ito, isang sako ng BPA, na yan, gagawa yan ng mga 500 to 600 na plant-made organic fertilizer. So 500 to 600 bags. Yung isang bag nito, makakagawa na pala ng 500 to 600 bags na finished product. So, eto mukhang galing sa Pispan. Ano po ang maidadalang kwan nito, mga minerals? Mataas ang organic matter content nito. Diba? Dahil yan yung mga nabulok na mga anumang organic kasama na yung mga dumi ng mga isda, no? At saka yung mga lumot, ano, mga lablab. Kaya masustansya itong material na ito. So mukhang tuyo ito eh. Ano ang gagawin dito? Ngayon, kasi mukhang tuyo. Medyo tuyo yan. Posibleng mamaya pagka nag-layer na kami ay baka diligyan pa namin ng tubig. Kasi ang kailangan na tubig nito doon sa thermophilic range sa kung saan ang temperatura ay dapat mga 60 o 70 plus or minus 5 degrees centigrade, no, para mapatay lahat yung mga buto ng damo at saka yung mga unwanted organisms o kaya mga harmful na mga bakterya at para maging sterile yung finished product. Kinakailangan ma-adjust yung moisture content ng mga 50%. Now, meantime, by pagka yun, mamaya pakikita namin oras na ma-eter na kung ano yung tamang moisture content. Now, karaniwan yung pagkubuha ng isang dakot doon sa pinaghalo na mga materyales at in-squeeze ng buong higpit, no? At kung wala ang pakiramdam ay mamasa-masa pero walang lulusot o aagos na anumang excess water sa pagitan ng mga daliri, yun ay halos 50% moisture. So napakasimple pala, mas hindi mo na kailangan ng mga instrumento. Na magbo-broadcast na ng BioPlus Activator. Babaan mo lang yung kwan para hindi nililipad. Yung BioPlus Activator, ano po ba ang laman nitong BioPlus Activator nyo? Yan ay merong 25 pinakikinabangan ng mga bacteria, thermophilic fungi, kung tawagin ay beneficial microorganisms. At isa at nakalagay yan sa isang food base na mayroon namang mga 50 mga iba't ibang mga sangkap, no, na tulad ng mga amino acids, organic acids, at saka yung enzymes, mga yun namang mga probiotics yan ay pinoproduce na ng mga bakterya. No, yun ang importante rin yung food base na yon para mapanatili na aktibo, no, yung mga bakterya. Para sa una, sa pagpapabulok o composting na tinatawag hanggang doon sa finally yung enrichment, no, ng kanyang nutritional value para higit na pakinabangan ng mga halaman o mga paglalagyan niya tulad ng palay halimbawa, mais, sugarcane, coconut, mga vegetables at kung ano-ano pang mga plantation crops.
So, yan pala ay malaking tulong sa mga magsasaka. Ano po ba ang ine-expect na yield sa palay at sa mais kapag ginamitan ng organikong pamamaraan using plant-made at yung kasama nito na foliar? Prime Easy. No? Prime Easy foliar. Foliar fertilizer. Now, sa karaniwan namin inirekomenda, depende sa variety ng palay. Halimbawa, yung inbred, mga hanggang 12 yan na mga sako ng plant-made organic fertilizer at pagka-hybrid naman hanggang mga 15 sako, 50 kilo per bag. Ano, yun ang rate ng application at yun naman ay susundan ng pag-apply noong foliar fertilizer na Prime Easy. Foliar fertilizer, mga hanggang mga 5 litro noon ang gagamitin sa buong panahon o yung total ay yung cropping season no ng isang halimbawa sa palay. At ine-expect na yield niyan, kung ano yung potential yield kung halimbawa ang pang 150 kaban ang isang mula sa isang hektarya kapag inbred at mga 200 to 250 kaban naman pagka hybrid, yun ang na-attain pagka ito ang ginamit na pamamaraan. So yung Prime Easy Foliar, ano ang recommended na gamit nito in terms of age ng palay? Meron kaming ipinamimigay na production protocol para masundan ng gusto kung kailan dapat ma-spray ito. Ang unang pag-spray ay within 2 weeks ano, mula nang maglipat tanim o mag-transplant na ng palay halimbawa at pagkaraan ng mga doon sa mga ika 45 days ay i-spray yan uli. Ngayon sa dalawang pag-spray nito, kung sakalit ang kulay ng dahon ay hindi sapat, yung pagka-berde niya ay pwedeng haluan ng mga 4 kilo ng urea, yung isang drum na tubig na kung saan naman mga 1 litro naman ng Prime Easy Foliar Fertilizer ang inahalo doon. Hindi pwedeng ma-spray ang urea na siya lang no, dahil susunugin niya. Mataas kasi ang phytotoxicity ng urea, yung biorate effect na tinatawag. Ngayon, pero kung yun ay maihahalo no, sa tubig na meron ng Prime Easy, tulad ng nasabi ko na mga 1 litro ng Prime Easy sa 200 litrong tubig no, o kaya 1 drum na tubig at mga 4 kilo namang urea. Doon sa ikalawang pag-spray on the 45th day, ano, kung yung maximum tillering stage na ng halaman ng palay ay kung kulang pa rin uli yung pagka-berde niya, ay lagyan uli ng mga 4 kilo. Susunod doon sa ika 60th day halos, umigit kumulang yung panical initiation, yung paglilihi ng palay ay ganon. 1 litro uli sa 1 drum na tubig tapos haluan ng 2 kilo ng urea at 2 kilo nung 0060 o potash na fertilizer, no? Muriate o potash. Okay, at doon sa pagkaraan uli ng mga halos 3 linggo mula sa panicle initiation, pagkaraan ng flowering stage, ano, doon sa milking stage, halos yung malagatas na yung palay, no, pagka pinisil mo ganun yung butil, parang may milk, na ano, parang maputi, na parang malagatas, yung kung tawagin na milking stage, doon naman uli, 1 litro sa bawat 200 liters of water o 1 drum ng tubig plus mga 4 kilos naman ng 0060. Potassium. O yung potassium. And then finally, doon sa soft dough, no, yung medyo hindi pa matigas yung mga binutil ng palay, ay mag-spray, panghuling spray, no, gano'n na naman, 1 litro ng foliar fertilizer sa 200 liter ng tubig at mga 4 kilo ng si potash o 0060. Yun na lang. Oh, malaki pala ang kuan ito, pakinabang. Balita ko malaki pakinabang nito in terms of yield at saka yung production cost per kilo ng palay ay madadaig natin yung Vietnam at Thailand. Tama. Kung ang aanihin ay mga 150 kabanes isang hektarya, halos humigit kumilang 5 pisong ang gastos ng bawat kilo ng palay. Pag umabot siya ng mga 200 kabans, ayun, mga 4 piso na lang. Ang gastos, kabuang gastos, no, ng isang magsasaka sa bawat isang hektarya. Kaya malaking katipiran.
At nakakatipid pa daw ito na hindi ka nagagamit ng mga insecticides, molluscides, herbicides dahil yung epekto nitong mga mahuhusay na mikrobyo. Tama yon, tama yon. Makakatipid. Sapagkat halos hindi ka nagagamit ng mga crop protection chemicals na nasabi. Ito na, malapit nang matapos na maitumpok. Pinag-isa yung tumpok dito at saka yung tumpok doon. Kaya ito, hindi bababa sa 500 bags ito hanggang 600. So, ang naihalo pa lang dito ay 50-50. More or less tagpo 40 ang load nung burak at 40 ang load din nung chicken manure. So ang kwan nito, haluan pa ito ng carbonized rice hull siguro after 3 days pagka nakahakot na ng CRH sa iPower at ihalo dito siguro mga around 150 hanggang 200 bags na CRH. Nang sa ganon, ang kulay nitong finished product ay itim na itim. So yung CRH ay source din ng potassium at para maging buhaghag din itong ating file na karamihan dito ay burak na nanggaling sa fish pond at chicken manure. So yun po, sa mga gustong kumopya nitong pamamaraan ng mabilis na paggawa ng mahusay at epektibong organic fertilizer ay mangyari lamang na sumangguni sa aking telepono o kaya sa telepono ni Dr. Eliseo Ruiz, mga numerong sumusunod. Ang akin pong numero ay 0917-173-2509. At yung telepono naman ni Dr. Ruiz ay 0927-936-9870. So yun po ang ating ibabahagi ngayon sa araw na ito at subaybayan ang aming susunod na activity rito. After 3 days ay kailangan baliktarin ito nang sa ganon ang temperatura ay madisimula natin at makontrol lamang natin hanggang 70 degrees Celsius. At pagkasumobra doon, medyo yung ibang mga mikrobyo, yung mga 25 different microorganism ay magiging dormant. Magiging aktibo lang sila after bumaba yung temperature down to 45 or 50 degrees Celsius. So yun po, ito po ang tinatawag sa prosesong ito ay microbial fermentation using yun ngang 25 different microorganism na kung tawagin ay BioPlus Activator. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kasaka.